Pupunta kami ngayon ni Piolo Ascal sa Orani at may parade daw. Parade ng mga iba't ibang klase ng banda sa iba't ibang lugar. So yun ang pupuntahan natin, yun ang ipablog natin. So samahan nyo kami mga kaberks, ta? So mga kaberks, naglakad lang kami. Dahil sarado na yung gate dito sa... Ay, sarado na tong road dito sa Orani. No, Joe? So lalakad lang kami hanggang doon sa plaza, no? So lalakad tayo. Lakad kami, so ang dami tao ngayon. Tapos umulan pa kagabi, kaya baha. Hindi pala baha, may basa-basa. Basa-basa dahil nga sa malakas na ulan kagabi. Pero kung titingnan nyo, napakadami ng tao. Wow, ang dami ng taong nakaabang para sa 32-33 na banda para sa araw na to. Sobrang dami ng banda. So ma-enjoy talaga ng mga manonood. Sobrang dami talaga ng tao dito. Sobrang dami ng tao mga kaberks. Oh. Wala pa tayo sa plaza niyan. Oy! Sir! Ganda araw! Nagbablog lang! So mga kaberks, ang haba ng nilakad namin ni Jojo. Dahil nagutom kami sa kalalakad, kakain muna kami sa Jollibee. Sabi niya, hindi daw ako nagpupunta ng Jollibee. So ngayon, ititreat ko si Jojo ng Jollibee. Gusto daw niya makatikim ng fries. Matagal na daw siya din nakakatikim ng fries dito eh. So ordering namin, puro fries lang. na-miss to do. Jollibee, baka naman Jollibee. So mga kaberks, totoo yung chismis. Maliit lang yung piraso ng chicken dito sa Philippines. Maliit lang siya. Sa Canada, malalaking part. Pero okay lang, hindi naman ako nagre-reklamo. Gusto ko lang i-share sa inyo lang. Ito na rin yung buong order ng fries para mabibilang mo siya. Tapos ito yung pie. Parang packet pie lang siya, parang mini pie lang siya. Ito na yun. Ito na yun mga kaberks. Ganyan kaliit. Ano, Joe? Na-enjoy mo ba ang Jollibee? Oo, busog na busog ako. Busog na busog ka? Oo, busog na busog. Hello, Mr. Palengke. Ala ang Jollibee ngayon. Tutulog-tulog ka kasi sa pansitan. Daming tao dito mga kaberks. So tara, manood na tayo ng mga parade ng banda dito sa Orani. Ang dami mga banda. Ganda ng mga marjorette nila mga kaberks. At ang daming nanonood, pati mga costume nila ang gaganda rin. Payong-payong. At yun nga, mayroon mga nakapayong. Akala ko mga Japanese, pero mga Pinoy pala. At ang gaganda rin ang tingkad ng kanilang mga kasuotan. Pulang-pula mga kaberks.
nakakatuwa, ang dami rin mga kids na nakipag-participate dito sa parade na to. Na-enjoy ko. Yung gusto ko. Maski yung mga hakbang nila talagang sabay-sabay. Napakagandang tingnan, no? Approve or approve? Ganda kasi. Naging parada ng mga banda, sobrang dami nila. At pagkatapos nun, nagkahiwalay na yung mga tao. Daming tao. So mga ka-perks, dadaan na rin kami dito sa simbahan. Ito yung simbahan ng Orani. Dito sa simbahan na dumaan kami, pinag-pray ko lang yung health para sa tatay ko at saka sa nanay ko. At saka sa pamilya ko na maiiwan dito sa Pilipinas. Saka sa mga ka-perks natin na mag-iingat kayong lahat. At saka kay Angelo na rin. So mga ka-perks, dumaan lang kami na palengke ni Piolo Ascal. At diretso na kami pauwi ng bahay. Magluluto naman tayo, bumili tayo ng sitaw, talong, kalabasa, at kung ano-ano pa. Puro mga gulay. Siyempre, pagdating sa Canada, mahal na yung mga gulay kaya sinasamantala natin kumain ng mga gulay. Di ba, Jo? Ayos, so uwi na kami. Paano mga ka-perks? Paalam na sa inyo. Chris Cocinero at Piolo Ascal. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-perks. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cocinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cocinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-birds, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cocinero, matik papasarapin.